pala si Amen. Habang nag-a-attend po tayo ng ibang mga kapatiran, ready po natin yung ating mga sarili, kausapin na po natin si Lord upang mamaya pong mag-praise and worship po tayo ay handang-handa na po tayo para magpuri sa Panginoon. Amen. Bigyan po natin ang ating sarili kahit mga 2 minutes lang. Kausapin po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pangungusap sa Kanya. Itaw po natin ang ating isip, ang ating puso sa umagang ito na kausapin natin ang Panginoon. Amen. Yan, i-ready po natin ang ating sarili upang mamaya po tayo mag-praise and worship ay handang-handa na po tayo. Yes, my Lord Jesus. Thank you, Lord, sa umaga nito, Panginoon. Tunay na, O Diyos, na napakabuti mo, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na nararanasan ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord, ay andyan pa upang patuloy niyo po kami patatagin. Yes, Lord. Maraming salamat po sa umaga ito na tayo ang siyang nagbigay ng liwanag ng aming daraanan upang makadalo po kami sa bahay, panabahan na kami, Panginoon, ay puspos, ang aming mga puso ay sabik upang ito'y aming kapulihan. Yes, Lord, thank you, Jesus, na tunay nga, Panginoon, na sa kabila ng mga pagsubok namin, at dito pa rin po kami, Panginoon, na binibigyan yung Panginoon ng katatagan, na patuloy na binibigyan po kami, Panginoon, ng pag-asa, upang patuloy po kami magpatuloy sa aming buhay na nakakaugnay sa kagustuhan mo, yes, Lord. Yes, Panginoon, andito po kami, Panginoon, upang maging masaya, maging ready sa lahat ng malilinig po namin mga salita mo, O Lord, na mga salita mo ito ay aming makain at isa pamuhay sa aming buhay, higit sa aming sarili, magamit namin sa pamilya, at maging sa kapwa po namin, Lord. Lord, thank you na sa umaga nito, Panginoon, kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa na mga kaloob na ipagkakaloob mo, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin sa Panginoon sa unang panalangin. Yes. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus, sa umagang ito, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, O Diyos, sa buhay namin. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama namin, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri, pinasasalamatan ka po namin, dakilang Ama, sa umagang ito, O Diyos. Lord, ikaw ang aming Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, kaya marapat lamang, O Diyos, na sa umagang ito, Panginoon, kay aming papupurihan, kay aming pasasalamatan sa iyo namang Panginoon sa umagang ito. Wala po kami pang maibabalik kundi pasasalamat, pagpupuri, Panginoon, at walang hanggang pasasalamat, O Diyos. Lord, kataas-taasang Diyos, maraming salamat sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon, at tunay nga, O Diyos, na inuuna ang iyong gawain. Gaya nga, Lord, ng mga pangako mo at mga salita mo. Unahin lamang ang iyong kaharian, lahat ng bagay na wala sa atin darandaan mo pa. Kaya Lord, maraming salamat sa gagawin mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon, in Jesus' name. Lord, maraming salamat na hindi nyo kami iniiwan, ipinababayaan man. Lord, maraming salamat sa mga pagsubok na nararanasan namin dahil, Lord, dito namin na pagtatagumpayan, Panginoon, na alam po namin kasama ka namin, Lord. Lord, maraming salamat sa kalakasan ng bawat may mga panghihina. Salamat, Lord, sa mga kagalingan ng bawat may mga karamdaman dahil pinagaling nyo na po ito in Jesus' name. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat sa Panginoon na tunay nga, O Diyos, na patuloy nyo po kami ginagamit, patuloy nyo po kami binibiyayaan, Panginoon, ng buhay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa umagang ito. Humihingi po kami, Lord, ng kapatawaran sa mga pagkukulang po namin, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang po namin. Patawarin niyo po kami, Lord, kung kami, Panginoon, ay nagkakasala sa mga nasasambit ng aming mga labi, mga ikinikilos na hindi kalugod-lugod, sa mga nagagawan po namin mga kasalanan, hindi namin sinasadya, Lord, patawarin niyo po kami. Kayo po, Panginoon, ang siyang maglinis sa aming puso't isipan. Turuan niyo po kami magpakumbaba sa bawat mga nagagawa namin pagkakasala, Panginoon.
Turuan niyo din niyo po kami, Panginoon, na humili ng kapatawaran sa mga nagagawa namin kasalanan, maging sa mga nakakagawa ng kasalanan namin, Panginoon, sa amin, Panginoon, ay pinapatawad na rin po namin ito. In Jesus' name, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, marapat lamang na ikaw lamang, Panginoon, ang aming dadakilain, ikaw ang aming papupurihan. Lord, ang bawat misting, ang bawat kanilang mga talento, ang bawat mga talento ipinagkaloob po sa amin, Panginoon, Lord, kayo pang siyang patuloy na bumuhod sa umagang ito, Panginoon, ang mga kanilang mga talento ay magamit po namin, Panginoon, sa pag-praise and worship namin sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang pa namin iniaalay ang lahat ng mga papuri, mga awitin namin, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga mag-scripture, ang magpapahayag, Lord, ng iyong mga salita mong, Panginoon, Lord. Maging kasangkapan mo siya, Panginoon, gamitin mo lahat ng mga masasambit niya, mga salita mong, Panginoon, na maitalim sa bawat isa, Panginoon, ang mga salita mo in Jesus' name. Gayun din, Panginoon, bigyan niya ng katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang lahat ng mga masambit na sa mga labi niya, Panginoon, na mga salita mong, Panginoon, ay maunawaan ng bawat isang narinito in Jesus' name. Gayun din, Panginoon, kung may kahinaan man siya sa kanyang nararanasan sa buhay, Lord, palakasin niyo po siya, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng safe degree na pagpapalang nagmumula sa iyo in Jesus' name. Gayun din ang mga makikinig, Lord, buksan niyo po ng bukas na isipan, bukas na tenga, Panginoon, at ang puso, Panginoon, ay magamit, Panginoon, ang mga salita mong maunawaan po namin ay maisa pamuhay ng bawat isa. Lord, matagumpay po na gawain ang siyang maghari sa umagang ito at kayo po ang siyang manguna sa bawat isang narinito, Panginoon, upang ikay aming mapapurihan at madakila. Sa tanging pangalan, yung anak ng Jesus, sa aming tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Natawagan niyo na po ang ating mga kasamahan, ang mga music team. Ayan, pwede po mong pakibati ang ating mga katabi ng kamusta ka na ba, kapatid? Pwede po ba ang pakikamusta ang ating mga nasa kaliwat kanan? Ayan. Kita po ba sa mata na masaya kayong umaga dito? Yes. Masaya po ba? Happy! Totoo po ba yung mga ngiting nakikita nyo? Yes. Totoo? Yes. Ayan. Totoo-totoo po ba para sa Panginoon? Yes. At para sa ating lahat, lahat po tayo ay kumanta. Patuloy po tayong umawit na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Ayan, sige po, habang iniintay po natin ang ating tugtungin, ay pakikamusta po muna yung mga katabi natin, pakiikot po ang ating pong church. Ayan, kamusta po kayo? Pakingitian po ang pinakamatingiti sa mga labi. Ayan. Yung hindi yung hanggang tenga daw po. Ayan. Baka na-miss nyo po, isang linggo po tayong hindi nakita. Ayan. Ay, isang linggo? Ito lang. Tatlong araw. Tatlong araw lang. Ayan, sorry po. Apat. Sige po. Tidak apa-apa.
Tayo'y magdadala ng
Gawa ng kaaway, hindi magwawagi. Amen po ba? Yes.
patuloy tayong magpasiyasat sa ating Panginoon sa umagang ito. Na kahit anong hadlang, kahit anong mga balakit yan, gawa ng kaaway, ay hindi magwawagi ang kaaway na yan. Amen. Dahil ang Diyos natin ay matagumpay. Ang Diyos natin ay nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng mga kahit kung tayo nanghihina, palalakasin po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy po tayong magpatuloy. Hello. Magpatuloy po tayong umalit sa Panginoon. Yes. Pumunta tayo sa Panginoon bago po natin ibigay yung Hallelujah. Sa doon po, no? Na sa kabilang po nun, sige, huwag tayong mamilalas at pray na lang po natin na mahal na lang naman po ng na mahal na mahal natin yung bawat kapatid natin sa church. Kaya tayo po, wala nang ibang gagawin kundi panalangin. Huwag na po tayo yung mag-atupili, no? Na lumapit sa Panginoon kasi hindi natin alam na one day na ano nangyayari sa buhay natin. Kaya ang gagawin na lang po natin talaga dahil magpasalamat sa Panginoon. Lagi po tayong itaas natin yung buhay natin sa Diyos. Talagang huwag po tayong paalipin sa nararamdaman natin. Kundi, ang gawin natin, paano ba natin maluluwalhati ang Diyos? Paano ba natin masasabi sa Panginoon na mahal nga natin ang Diyos? Yes. Kung hindi naman natin ginagawa yung karapat-dapat na pagmamahal sa Kanya. Yes. At wala naman po tayong ibang hinihingi sa atin ang Diyos, kundi yung tayo lang magpasalamat lagi, magpuri sa Kanya, sumamba sa Kanya, luwalhatiin siya. Kaya awitin po natin yung mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Sige po. Tayo walang mga instrument. Okay lang. Na wala na. Amen. Opo. Hello. Opo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yan. Ako po pala aawit din yun. Hallelujah. Kita ikut apa ini? Pekat tapi ini boleh.
Yes, Lord, patuloy na po kami magpupuri sa iyo, O Lord. Patuloy na ang katapatan mo sa aming mga buhay. Ay, ikaw ay ang aming dinadakila, O Diyos. Sa iyo namin itinataas ang aming mataas na pampuri, O Diyos. Kaya ngayong umaga na ito, maraming nagpunghad lang, O Diyos, ay patuloy kami nga awit. Patuloy ka namin papupurihan, O Diyos. Pangito, oh, kay buhay.
Selamat sa sumpulang
Selamat sa sukunan biyaya.
Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya mo. Sa patinang biyaya mo, sa patinang biyaya po, Panginoon. Bagamat hindi po kami naramatan sa iyo, hindi po kami karatag na pa. Hindi po namin deserve, Panginoon, ang pagkasa na meron kami. Pero dahil sa patinang pag-ibig mo, patinang biyaya mo, Panginoon, pinili mo kami, Panginoon, na habang kami yung mga makasalanan pa, ikaw pinumakay doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin kami sa kamatayan, Panginoon. Para tubusin ang lahat ng aming kasalanan. Ang sabihin, Panginoon, maging karapat dapat po kami. Ginawang banal mo kami, Panginoon, sa panggitan ng dugo na nalangin doon sa krus ng Kalbaryo. Wala pong karapat dapat sa aming Panginoon. Wala pong nararapat sa amin, Panginoon. Lahat ng aming karapat dapat parusahan at kamatayan. Pero salamat, Panginoon, dahil iniligtas mo kami mula sa kapahamakan, Panginoon. Salamat sa sakdulong biyaya mo. At ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Diyos po ay Diyos ng kagalingan. Sa ating pananampalataya, nananampalataya tayo na makakamtay ngayon Diyos ng kagalingan. Ano man ang nararanasan niyo ngayon, panalangin natin na gumamit ang ating Panginoon ng mga manggagamot, ng mga mahusay na doktor, mga medisina, mga gamot, na magagamit para sa kanyang kagalingan. Patuloy tayong pinapaalalahan ng Panginoon na patuloy natin ingatan ang ating pangkatawan, patuloy natin na alagaan, huwag natin abusuhin, huwag natin pahirapan ang mga katawan natin sa gayon, patuloy pa tayong magamit ng Panginoon sa kanyang ministeryo, patuloy na magamit tayo ng Panginoon sa kanyang pamilya. Okay. Ngayon pa lang ay kinaglame na natin ang kagalingan ng mga kargo. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Nasa kanyang ng kagalingan ni Lord. Okay. Ang binasa po natin kanina ay matatagpuan sa Isaiah chapter 14. Isaiah chapter 14, verse 12 to 21. Pinapit ang proses ang malignin na bituin sa umaga. Malignin na bituin sa umaga. Sino po ba tinutuboy yan? Ha? Ang malignin na bituin sa umaga sa Isaiah 14, chapter 14, verse 12 to 21. O malignin na bituin sa umaga, anak ng bukong liwayway. Bumagsak ka rin sa lupa at nahuhulog mula sa langit. Ikaw ay ipasuko sa mga bansa. Hindi ba sinabi mo sa iyong sarili, akit ako sa langit at ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang trono. Upo ko sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Akit ako sa ibabaw ng mga ulap, papaktayan ko ang kataas-taasan. Ito po itong konsa. Pinakamagandang anghel, pinakamagandang nilalang sa banat ng lupa, si Lucifer. Yan. Sipatin nyo ngayon mukha ng katabi nyo. Siya ba iman nyo itong pinakamaganda? Yan, si Lucifer po yan. Si Lucifer po ay isa sa pinakamagandang anghel, pinakamakapangyarihan, pinaka namumuna sa lahat ng dilikang anghel ng ating Panginoon. Pero siya po ay naghangad, nagpantayan pa niya at lipasan pa niya ang Panginoon at siya po ay binagsak doon sa pinakamababa sa
Santiago at siya ngayon ay tinatawag ng Satanas. Sabi mo sa katabi mo. Si Lucifer. Lucifer. Okay. Ang pag-usapan po natin ngayon ay hindi lang kay Lucifer. Ang pag-usapan po natin ay matatagpuan sa Unang Pedro, Kapitulo 5, Talatang 5. 1 Peter chapter 5, verse 5. 1 Peter chapter 5, verse 5. Sabi mo sa katabi mo, oy, buklatin mo ang iyong Biblia. Hindi mo mamemorize yan. Okay. 1 Peter chapter 5, verse 5. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud but shows favor to the humble. God opposes the proud but shows favor to the humble. Sa tagal po, at kayo naman mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. At kayo lahat ay magpakumbaba, sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit nagpapala niya ang mabababang loob. Pakitandaan po yan, ha? Ano nga ba ang panganib ng pagmamataas? What are the dangers of being proud? Ano ang pride? Pride chicken. Sino dito ang may pride chicken? Ang pride chicken po, yun daw po yung pagkakinain mo, masustansya, ito rin yung fried chicken na pagkakinain mo, mas makakabuti sa'yo. Kasi pagkakinain natin yung pride natin, yung ating pagiging mapagmataas, ito yung makakabuti sa atin. Ha? Ano nga ba ang pride? Ano po ba yung pride? Sa tingin nyo? Kapag sinabi nyo, taas-taas naman ang pride ng tao na yan. Sa mag-asawa ba, gila na naranasan niya, pataas ang kayo ng pride? Kapag isa, ayaw magluto! Ayaw maglaba! Ayaw mamalengke! Ayaw mamblansya! Yeah? Ikaw bahala dyan! Yeah? Pataas ang kayo ng pride. Kasi nagugutom na, ano? Kasi isa ng ano, magpinuti na tumitin sa kalan. Kaya kayo magluto. Kakainin mo na yung pride mo, di ba? Naalala ko ng mga tao, pag ako pinagilipin ako ng tatay nila na, ay, nagmamaktol ako eh. Nagmamaktol ako, hindi pwede ako pakainin. Ang ginagawa ko, nakaano ko, nakasimangot ako. Tapos, papagilitan ka, tapos, bigla kang aamuhin. Kain ka na. Nakakainis. Nakakainis nga na bigla. Papagilitan ka, tapos bigla kang aamuhin. Kain ka na. Papaluin ka, bigla kang aamuhin. Hindi ka pa nga nakakamove on. Kapapalo mo pala, kaiiyak mo pala, bigla ka ng amin, kahit ka na. Kasi pride yun eh. Pata-pata tayo, marunong tayo mag-ano eh. Magpakita ng pride sa katawan natin, di ba? Kapag ayaw natin, bisan pagka mag-jowa, di ba? Di ko nga siya ano, di ko nga siya papasinin. Di ko muna siya i-detect ng mga sabuan. Tingnan natin kung sino sa ating mga sano. Susuko, di ba? Tingnan natin kung sino mauna sa ating mag-text. Kinabukasan lang, di kinabukatiris, no? Gusto ka na, di ba, gano'n? Wala eh, hindi natin paano. Pero may mga tao talaga po, di ba? May mga tao po talaga na sobra ang taas ng pride. Hindi mo siya pwede. Talagang ano, mabahal yung pride niya. Hindi mo pwede, di ba? Okay, ano nga ba ang panganib ng pagkakaroon ng pride or panganib ng pagiging mapagmataas? Ang pride po pala ay nakakalason. Sino po sa inyo nakatikip na ng lason? Akayin na po mo kayong muriatic acid? Sigurado mamamatay, di ba? Kapag kayo uminom ng lason, subukan nyo lang na ano, yung pang-spray, ganyan. Yung pang-spray sa ipis.
i-explain yung salibig nyo. Tingnan natin, mga ilang araw lang, or ilang oras lang, sigurado po kayo, no? So ito po ay toxic. Ang pride po ay toxic. Sabihin mo sa katabi mo, ang pride ay nakalalason. Ang pride ay toxic. Ito ay nakamamatay. Kumbaga sa mga nangyayari natin, huwag kang tumawid. Nakamamatay. Diba? Yeah? Yeah? Ganun diba sa mga araw? Huwag kang tumawid. May namatay na. Huwag kang tatawid. Nakamamatay. Kasi ito ay mga warning o sa Tagalog, babala. Asawa ni? Babalu. Okay. Kapag sinabi na ano, mag-ingat sa aso, nangangagap. Tapos sinapitan mo pa rin. Di ba? Hindi mo sinunod. Ano? Sino na ano? Kagat ka. Magpapaturo pa ngayon ng antay promise. So, ganun din po yung pride. Sabi ng ano, sabi ng Biblia, meron na tayong warning, meron tayong babala. May babala na tayo dito sa Biblia, sa 1 Peter chapter 5, verse 5, sabi niya, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Sinasalungat ng Diyos sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mabababang loob. Kapag sinabi pong ano, God opposes. Kapag opposition sa ano, sa election. Di ba? Kapag opposition, kalaban ng party, ng partido, opposition, di ba? Kapag yung gobyerno ni Duterte, ang opposition niya, yung mga kampo ni Lenin, di ba? Di ba? Opposition yun. Kasi sa isang gobyerno, hindi balanse ang isang gobyerno kung walang opposition. Ha? Kahit sa ang organization, kahit sa ang organization, kahit sa church, kailangan merong opposition eh. Hindi pwedeng puro na lang pare-pareho. Kailangan kasi nagpa-check and balance, nababalanse, di ba? Misa kayo magkasawa rin, di ba? Sa pamilya nyo, yung kalahati ng anak mo, kampi sa iyo. Yung kalahati, kampi sa asawa mo. Yun, misa di ganun. Misa ganun eh. May opposition talaga. Kapag sinabing God opposed sa proud, ibig sabihin, yung salitang opposed pala na yun ay ginagamit sa military para mga army. Ibig sabihin, sinasalungat talaga, kinakalaban talaga, inaaway talaga. At sinong maaway? Sinong sumasalungat? Ang sabi nyo, God opposes the proud. Ang Diyos mismo pala ang sumasalungat. Ang Diyos mismo ang kumakalaban. Ang Diyos mismo ang umaaway. Kapag yung isang tao pala, isang proud, kapag isang tao ay mapagmataas, siya ay kaaway ng Diyos. Tingnan yung katabi niyo. Mukha ba siyang mapagmataas? Sabi mo sa katabi mo, kung mapagmataas ka, ikaw ay kaaway. Diretsahang kaaway ng ating Panginoon. Wala nang patumpik-tumpik. God opposes the proud. Para military yan, kakalabanin ka. Ikaw ang kalaban ng ating Panginoon dahil ikaw ay mapagmataas. So verse po sa nabasa po natin, ito po yung nasa present tense. Ibig sabihin ng present tense, God opposes. Hindi niya sinabing God opposed. Hindi niya sinabing sinasalungat niya o sinalungat niya. O hindi niya sinasabi na tapos na yung pagsasalungat niya. Hanggang ngayon, sinasalungat pa rin ng ating Panginoon ang mga mayayaman. Ang mga mapagmataas. Kung noon, ginawa na niya yun, kinakalaban na niya, kaaway na niya ang mga tao mayayaman, hanggang ngayon, kaaway pa rin niya ang tama yaman. Kaya ang warning, ang babala ay huwag kang maging mayaman, mapagmataas, huwag kang maging proud. Sino may mga kilala niyo sa Biblia na naging proud bukod kay Lucifer? Kasi yung mabok si Lucifer, kala niya siya yung pinakamagandang anghel eh. Gusto niyang, ano yun, si Nebuchadnezzar, di ba?
nagpatayo siya ng tore. Pinapatas, kailangan maabot ko yung kasigtaas ng langit. Si Haring Saul, si Haring Saul, yumabang siya. Di ba? Yumabang siya. Hindi niya sinunod. Hindi niya sinunod yung utos ang Yahweh. Di ba? Sabi, huwag mo kunin yung mga huwag kang magtitira. Patayin mo lahat. Patayin mo lahat. Pati yung hari, patayin mo. Ang ginawa niya, tinira niya mga magagandang mga hayop. Pati yung hari, hindi niya pinatay. Gusto yung gano'ng alipin. Hindi niya sinunod. Kasi, siya ay naging magpagmataas. Sino pa? Sino yung mga naging mayabang sa Biblia? Si Pablo! Si Pablo! Naging mayabang si Pablo. Sabi ni Pablo, ako, isa akong pariseo. Marami akong alam sa kautusan. Kaya ko kayo ipapatay mga Kristiyano. Kaya anong ginawa ni Jesus? Binulag si Pablo. Bago siya naging apostol. Diba? Dati pangalan niya ay Saulo. Saulo, Saulo, bakit mo ako ipinag-uusik? Siya nabulag at mula noon natagpuan niya si Jesus. Ganun po ba dito mayroon? Sino po? Pwede po pagtaas yung kamay niya kung mayroon kayo? Kahit pamisan-misan, mayabang pa rin. Sino sa inyo ang ano? Nagawa niya magmayabang. Yan. Diba? Lahat tayo. Lahat tayo. Okay, huwag niyo kakaila. Nagiging mayabang tayo. Lahat tayo. Walang malinis dito. Lahat tayo mayabang. Ama, gusto kong magmayabang. Ito, magmamayabang na ako ha. Simulan natin. Mula kinder hanggang grade 6, valedictorian ako. Pagdating ng high school, honor student ako sa Mayroan College. Scholar, meron pa akong ano. May meal tickets pa ako, libre papagkain ko noon. Lagi section 1 ako, lagi akong top 10. Pagdating ko sa VBS, ako yung highest honors. Cum laude, parang ganyan. Tapos, scholar din ako doon. Meron din akong pagkain, libre. Walang binabayaran sila tatay, sila nanay. Pagdating ko sa UP, nag-BBS ako. Tapos, Fatima, nag-aaralan ako, nag-aaralan ako doon. Nakarating ako sa iba't ibang bansa, naikot ko yung Europe, naikot ko yung Amerika, naikot ko yung Asia, Middle East. May mga talents daw ako, marami daw akong talents, magaling daw akong salita, magaling daw akong. Mayabang na, di ba? So lahat tayo mayabang. Lahat tayo mayabang. Lahat tayo. Dumating sa point sa buhay natin, pag tayo ay nagyayabang. Pero paano natin i-handle kung ano yung mga achievements natin, kung ano yung mga bagay na narating natin. Lagi natin balikan yung 1 Peter 5:5. God opposes the proud but gives grace to the humble. Yes. E paano nga kung mayabang ako? Paano gagawin ko? Ano yung remedy? Ano yung sagot? Ano yung gagawin gamot para kung ikaw ay isang tao mayabang? Ano sabi dito? But gives grace to the humble. Ito ang sagot. Yun lang sagot. Ikaw ay magpakumbaba. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, ikaw ay magpakumbaba. Sabi dito, clothe yourselves with humility toward one another. Dambitan mo daw yung sarili mo ng pagpapakumbaba. Isuot mo daw yung damit ng pagpapakumbaba. Kapag suot mo, hindi mo na siya bitbit. Suot mo talaga. Nasa buong pagkatao mo na. Di ba? Sino masalap ano? Samahan? Yung mga taong mayabang o yung mga taong mapagpakumbaba? Di ba?
Ay, ayaw mo naman pagkatuan yan. May kaya. May kayabangan. Kala mo may kaya na maraming pera. No? May kayabangan. Kaya may katabi mo sa'yo, may kaya ka ba? May kaya ka ba? May kayabangan. Kasi, sa lahat ng kwentuhan sa iyong bida, di ba? Sa lahat ng kwentuhan sa iyong laging ano, bangka. Kapag may inuman, siya yung nagbabangka lagi, di ba? May mga ganun, di ba? Kapag kwentuhan mo, lagi siya mataas, lagi siya ano. So, yun po yung mga taong mayabang. Pero ang warning sa atin, ang babala sa atin is, huwag kang maging mayabang because God opposes the proud and gives grace to the humble. So, ang pinakasulutan dyan ay kailangan po natin maging mapagpakumbaba. Kumbaga, pagka nagluluto ka, parang naka-apron ka. Naka-apron ka ng pagiging humble. Diba? Pagiging humble. Mamaya malalaman natin, no? Kailangan lagi nating suot-suot ang pagiging humble. Pag sinabi niya dito, but God gives grace to the humble. Ano ba yung biyaya? Ito yung usapan natin kanina, yung sundol ng biyaya. Ang biyaya po is undeserved favor. Ibig sabihin, hindi po natin karapat dapat matanggap yung pabor na yon, pero natanggap po natin. Yung po ang tawag sa biyaya. Hindi po biyaya kasi po may pagkain ako ngayon, kasi po marami pong pera, biyaya yun. Hindi ganun biyaya. Ang grace talaga, amazing grace, yung sundulang biyaya, ito po ay undeserved favor. Hindi kayo karapat dapat, hindi tayo karapat dapat na nandito ngayon, pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, tayo ay nakatamo ng kaligtasan. Tingnan ka mo. Yung itsura, pinamitsura. Akalain mo ba, ililigtas si Lord yan? Diba? Ang deserve talaga. Wala akong makitang dahilan para iligtas ka ni Lord. Diba? Wala tayong makitang dahilan para ikaw ay maligtas. Kasi mas marami pang mas okay sa'yo eh. Mas marami pang ano, mas mababait sa'yo. Mas marami pang mas guwapo sa'yo, mas maganda sa'yo. Diba? Pero bakit tayo pinili ni Lord? Bakit tayo naligtas? Kasi dahil sa sukdulang biyaya. Sabi nun, habang hindi karapat dapat, pagkukulan ng habag at wagas mo, pagsinta, niyakap mo ako sa aking karunian. Inibig mo ako ng hindi kayang tumbasan. Habang walang kakayanan na tumbasan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Yun po ang undeserved favor. At yun pong tawag sa biyaya. So God gives grace to the humble. Kapag ikaw pala ay nagpangumbaba, makakalipas ka doon sa warning ni Lord kung paano magiging mayabang. Okay? Pasok na po tayo ngayon sa istorya pag-aaral natin. Buksan po natin ating mga Biblia sa aklat ng Esther. Esther, buong aklat ng Esther, chapters 1 to 10. Sino po sa inyo nakakakilala kay Ka Esther? Ka Esther. Inibibenta ng isla natin yun. Yung nanay ni Marlo. Marlo po yun. Si Ka Esther. Okay, buksan po natin ating mga Biblia sa Esther chapter 1 verses... Ay, chapter 1 hanggang chapter 10. Pagka ano ba, basahin niyo po siya. Basahin niyo po yung aklat ng Esther. Yung aklat ng Esther po ay 10 kapitulo lang. Pagka nabasa yung parang kwento po siya. Magandang kwento po yan. Chapters 1 to 10. Oo, ganun ka haba. Mahaba siya. So, basahin siya pag-uwi niyo sa bahay. Pero, isasummarize lang natin. Isasummarize na lang po natin ang tungkol kay Esther. Sino po ba si Esther? Noong panahon po na yun, nasa lumang tipan niya. Okay. Ito na lang, makinig na lang kayo ha. Noong panahon po na yun, sino po ang hari noong panahon na yun? Si Hari Xerxes. Hari Xerxes. X-E-R-X-E-S.
Si Hanserses po, sa English ay King Ahasuerus. Si Hanserses po, siya po ang hari ng panahon na yon at nasasaka po niya ang mga lupain mula India hanggang Middle East, hanggang Ethiopia, hanggang Africa. Ganon kalawak ang nasasakop ni Hanserses. At meron po siyang reyna. Ang reyna po niya ay si Reyna Vashti. Si Reyna Vashti po ay hindi niya masyadong kinalugdan kaya dumating sa panahon na siya po ay ibinaba sa pagiging reyna. So kailangan po niya maghanap ng isang magiging reyna. At dito po pumasok si Esther. Si Esther po ay isa sa mga Hudyo na nabilanggo doon sa Persia nung panahon na yun ni Nebuchadnezzar kasama yung ibang mga Hudyo. So si Esther po pala isang Jew, isa pong Hudyo. At si Esther po ay meron pong pinsan. Ang pangalan po ay sino? Mordecai. Si Mordecai. Basahin niyo po yan ha, assignment next. Mordecai. Si Mordecai po at si Esther ay magpinsan. First cousins po sila. Okay. So ito na. Nakikita niyo ha? Nakikita niyo ba yung pag-usama natin? Okay. Sino kay hari? Ano pangalan ng hari? Xerxes. Okay, si Hari Xerxes o sa English ay King Ahasuerus. May asawa siya, si Reyna Vashti, pinalitan. Ang ginawa niya, nagpatawag siya. Sabi ng mga advisor niya, kailangan po magkaroon kayo ng reyna. Ang ginawa niya, pinatawag niya lahat ng magagandang babae, magagandang dilansa, karyan, at pinapili siya. Noong panahon yun, pinapaganda pa, ilang buwan na pinaprepare, pinapaayos pa siguro, nagkakaroon ng ano, transformation. So si Esther ay isa sa mga pumunta. Pero kung tutusin, siya po ay isang Hudyo. Pero hindi niya po sinabi kung sino siya talaga. Hindi niya sinabi na ako ay isang Hudyo. At kalaunan, siya po ay nagustuhan ng hari. Kaya po siya ay automatically naging reyna. Siya po ay naging asawa ng hari. Diba? Pero kaganda si Esther. At si Haring Ahasuerus po, o si Haring Xerxes ay may isang prime minister o may isang pinakamataas na opisyal. Ang pangalan po niya ay Haman. Si Haman po ay anak ni Hamedata na isang Agagite. Siya po ay isang Persian nobleman. So isa po siyang Persian. Ang Persia po pala ay sa modern era o ngayon pong panahon na to, ito po ay Iran. Ang Persia. Iran. Okay. Nung panahon po ni Haring Xerxes, si Haman po ay ginawang prime minister o isa sa pinakamataas. So, na-promote po siya. Na-promote po si Haman noong panahon na yon. At si Haman po, sinabi ng hari, na bilang paggalan nyo kay Haman, kailangan tuwing dadaan siya, kayo po ay yuyukod sa kanya. Kayo po ay luluhod sa harap ni Haman. Kilala niyo po ba si Papa Kiko? Si Pope Francis. Di ba si Pope, pagka dumadaan yan, luluhod kayo talaga, luluhod kayo. Parang ganun ang panahon na yun. Noong panahon na yun, si Haman po, ni-require ng Haring Xerxes na kapag dumadaan si Haman, bilang isa sa pinakamataas na opisyal noong panahon na yon, kailangan kayong lumukod. So, kung dumadaan siya hanggang sa gate ng ano, ng kaharian, ng palasyo, lahat ng nadadaanan niya yung lumukod. Nagawa niyo na po ba yun? Pastor. Nakalukod na kayo. Nagawa niyo na ba yun? Ganon! Kataas ang respeto ng mga tao kay Haman. Masyadong naapektuhan si Haman. Unti-unti tumaas ng kanyang tingin sa sarili.
naging proud siya, naging mapagmataas si Haman, at gusto niya lahat ng tao sa paligid ay igagalang siya. Kaya lang, may isang tao na ayaw gumalang sa kanya. Sino kaya yan? Si Mordecai. Si Mordecai ay isang Hudyo. Si Mordecai ay isang Hudyo at yung dumadaan si Haman sa harap niya, doon sa malapit sa gate ng palasyo, hindi siya yumulungod. Siya yung bukod-tangi na ayaw lumukod, ayaw lumuhod, ayaw magbigay galang kay Haman. Bakit kaya? Dahil si Mordecai ay isang Hudyo. Si Mordecai ay isang Israelita at sa kanyang palagay, tanging kay Yahweh lang siya luluhod. Tanging kay Lord lang siya luluhod. At hindi siya kailanman luluhod o luluhod sa isang tao lang. At dahil nga mapangmataas na itong si Haman, nagalit siya. Nagalit siya kay Mordecai. Nagalit siya kay Mordecai. Ano ang problema ng lalaki na to, no? Bakit hindi yumuyukod sa akin? Bakit hindi ako pinibigyan ng respeto? Meron pa kayo gano'n nararamdaman minsan. Kapag hindi kayo ginagalang, magulang ako. Magulang ako. Ako pa yung sinisigaw-sigaw ng anak ko. Di ba? Di ba minsan gano'n? Sino sa inyo na nakaranas na yun? Nakaranas na hindi kayo iginalang ng anak nyo o hindi kayo iginalang ng mga tao na dapat gumagalang sa inyo. Ano yung pakiramdam nyo? Masama loob nyo, no? Ganun yung naramdaman ni Haman. Lahat ng tao dito sa palasyo ay yumulukot sa akin, pero bakit ikaw, Mordecai, ay ayaw mo yumulukot sa akin? Hindi niya mapilit. Hindi niya mapilit talaga. Kasi pakiramdam niya, napakataas na niya. So, tumindi ng tumindi ang galit. So, na-decision siya na parusahan si Mordecai. Ikaw Prime Minister, syempre kaya mo yan, no? Ikaw Prime Minister, sa pinapataas na official, doon sa gobyerno niya, sa palasyo na yun, kaya mo parusahan. Kaya ang ginawa niya, humingi siya ng suggestion, humingi siya ng mga sa mga ano niya, mga sa pamilya niya, sa mga kaibigan niya. Sabi niya, kailangan malibol ko to. Ang masama pa nito, hindi lang si Mordecai ang gusto niyang patayin, kundi lahat ng kalahi. Lahat ng kalahi ni Mordecai. Ano nga ulit ang lahi ni Mordecai? Siya isang Hudyo, siya isang Israelita o Jew, at gusto niyang patayin lahat ng Israelita, lahat ng Hudyo noong panahon na yun. Kailan niyo si Adolf Hitler? Kailan niyo si Hitler? Si Hitler, German, di ba? Siya German, gusto niyo ipapatay lahat ang mga Hudyo. Kasi naniniwala sila na masyadong mahuhusay ang mga Hudyo, karamihan sa mga inventor, magagaling eh, mga Hudyo. Kailan niyo ba yung mga inventor na, na Hudyo? Si Einstein, si Steven Spielberg, ayan, Jew yan. Saka si Mangkanog. Benihin, Hudyo rin. So, nung panahon na yan, si Hitler, nati-threaten siya, sabi niya, kami dapat yung mga Germans ang number one na lahi sa buong mundo. At, ang tingin niya, yung mga Hudyo, sila yung kakalaban sa pagiging number one nila. Kaya ang gusto ni Hitler, inilagay niya sa utak ng mga German na kailangan patayin natin ang mga Hudyo. Kaya nung panahon yun, mga Germans, bata pa lang, marunong na magbato ng mga Hudyo. Marunong na silang manakit ng mga Hudyo. At dumating pa ang pagkakataon na nagkaroon siya ng pagkakataon na nung ikalawang digma ang pandaigdig ay nagkaroon na malawak ang pagpatay doon sa mga Hudyo. Milyong-milyong mga Hudyo pinapatay ni Hitler at ito'y tinatawag na genocide. Hindi siya homicide, hindi siya suicide, genocide. Ibig sabihin, buong lahi ang pinapatay ni Hitler. At ganun din gusto mangyari ni Haman. Gusto niya magkaroon ng genocide.
papatayin niya ang lahat ng Hudyo doon sa kaharian ni Haring Xerxes. Mula sa India, Ethiopia, Middle East, papatayin niya lahat. So, nagkaroon siya ng pag-iisip na kailangan may pruwensyan ko ang hari. Since siya po ay isa sa mga pinakamataas na opisyal ng biyerno, sabi niya, Haring Xerxes, meron po akong papapirmahin sa inyo. Kasi ito pero kasi may mga kumakalaban sa inyo eh. May mga hindi sumusunod sa utos nyo. Di ba pang utos nyo, kailangan na igalang. Doon ako yung dadaan, kaya igalang. Pero may mga hindi sumusunod. Ah, ganun ba? Sige, ang ginawa niya, pinatakan niya ng kanyang singsing. Yung decree o yung utos na to. Ipaalam mo sa lahat ng probinsya. Ipaalam mo sa lahat ng mga gobernador sa probinsya na ang sino mang hindi sumusunod ay ipapapatay. Okay? So, iyon ang plano ni Haman. Kailangan malipol ang lahat ng Hudyo. At nagkaroon pa siya ng ano? Nagbigay pa siya ng pera sa treasury para lang doon. Nagbigay siya ng pera ng pondo para may sakatumparan yung kanyang plano na ipalipol ang mga Hudyo. Ito ay gagawin kailan? 12 buwan ng taon. Anong month yun? December. Okay. Sa 13 araw. December 13. So, ipapapatay na ang lahat ng Hudyo. Kaya ginawa ni Mordecai ay humingi siya ng tulong kay Reina Esther. Ang ginawa ni Mordecai, nagsuot siya ng mga paluksang damit o sako. Sackcloth. Nagsuot siya. Kumain siya, umiyak siya doon sa labas ng palasyo. Kasi nga, mamamatay ka na, di ba? Papatay ka na eh. Kasi alam mo yung plano ni Haman. Papapatay ka yung mga Hudyo. At kung makita, nung malaman ni Esther, nagpadala siya ng alipin niya, sila tinanong, uy, ano, pinagdala siya ng ano, ng damit, suot ka, pero ayaw niya. Gusto niya iparating kay Reina Esther yung concern niya. Ang concern niya is kung paano sila mailigtas. Ang problema ni Reina Esther, isa po na siyang hindi kinakausap ng hari. Nung panahon pala na yun, hindi ka basta-basta pwede makapag-usap sa hari. Kailangan, magbibigyan siya ng go signal para pwede mo na akong kausapin. Nung time na yun, hindi pa siya makachempo, hindi pa siya makabuelo. Paano nga rin ganun? Kaya sabi ni Esther, sige dito ang gawin natin. Mag-ayuno kayo, mga Hudyo, mag-fasting kayo. Mag-fasting kayo na 3 araw. Tumangis kayo sa ating Panginoon. Ilapit natin ang ating concern sa ating Panginoon para hindi tayo malipol. Pati si, ano, si Reina Esther ay nag-ayun rin. Siya rin ay nanalangin. Panginoon, Panginoon, nawa hindi matuloy ang paglipol sa amin. So lahat ng mga Hudyo sa iba't ibang probinsya, ganun po yung ginawa. Ito na. Nagkaroon na ng pagkakataon si Esther. Na makausap ang hari. Itinas niya yung setro niya. Ibig sabihin, pwede na ang kausapin. At doon niya nilapit. Sabi na ano, natuwa yung hari sa kanya. Mukhang nagandahan kay Esther. Sabi kay Esther, oh, Reina Esther, sige, ano man ang kahilingan mo, ibibigay ko. Ano man ang wish mo, ibibigay ko. Kahit kalahati ng kaharian, ibibigay ko para sa'yo. Sabi niya, sir, ito yung pagkakataon ko. Sabi niya, mahal na hari, pwede po ba kayong dumalo sa piging o sa handaan na gagawin ko? Yun lang ba? Yun lang ba yung gusto mo mangyari? Pwede niyo po bang isama si Haman? Pwede mo po, niyo po bang isama si Haman? O sige, walang problema. Yan. So naganda si Esther ng piking o naganda ng isang handaan at sinabi si Esther, puntuwa naman si Haman. Aba, imbita ako ni Reina Esther. Kasama ako doon sa handaan. Pero malaki niya, yumabang na naman siya. Sigurado ano, pagkang makaas na ako dito, ganyan. Tapos, sinabi ni Esther na
Dalawa po yung pigingin na gagawin ko, pwede po bang kasama kayo? Nilaman. Kasi hindi, walang problema. So, yun ang nangyari. Sa pinti na galing ni Haman kay Mordecai, nagpagawa siya ng bitayon. Alam niyo yung isasabi ko leg mo? Masyadong mataas. 12 cubits yung ating taas mo. Sobrang taas ng bitayan at gusto niyang gawin yon para patayin si Mordecai. Noong panahon na yun. At eto na nga. Kinabukasan, ito na yung araw na papatayin si Mordecai. Plano-plano naman ganihaman na ipapatay si Mordecai. Kaya ang ginawa niya, kinuusap niya ang asawa niya. Ito na. Sige, para ano? Para matanggal na yung galit mo, para matanggal na yung kalungkutan mo. Kasi masayang-masaya na si Haman ang panahon na yun eh. Na-promote na siya eh. Mataas yung posisyon niya, meron siyang kayamanan, meron siyang karangalan, meron siyang kapangyarihan. Pero nalulungkot pa rin siya dahil may tao na hindi rumerespeto sa kanya, yun si Mordecai. Kaya kapag napatay mo na si Mordecai, kapag nabigtim mo na si Mordecai, ikaw ay siyang na magiging masaya na. Noong araw na yun, eto na nangyari. Noong araw na yon, bago dumating araw na yon, nagpunga kayong panalangin ng mga Israelita, yung mga Hudyo. Di ba nag-ayuno sila? Di ba nanangis sila? Nagsuot sila mga damit pangyuksa? Nagpunga kaya? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo, nagpunga ba ang kanilang mga panaghoy, ang kanilang panalangin? Noong gabi na yon, before nung execution ni Mordecai, hindi makatulog yung hari. Ito yung panahon na kumilos niya ang Panginoon. Hindi niya pinatulog yung hari. At dahil hindi siya makatulog, kaya anong gawin niya? Kahit anong gawin niya, hindi siya dapuan ng antok. Ang ginawa niya, pinahanap niya yung mga records ng mga nakaraang panahon. Pinahanap niya, gusto niya basahin, pinabasa sa kanya. O sige, basahin niyo kung ano yung mga nangyari dito sa kalian. At habang binabasa yung mga record, meron pa ng pagkakataon doon na siya ay pinagtangkaan ng dalawang tauhan ng palasyo para patayin. Asahin niyo kung sino yung dalawa na yun. Sino yung dalawang nagtangka sa buhay ni Haring Xerxes? Pinagtangkaan siya, pinagplanuan siya na patayin. Ay, ito. Patumbahin na natin to. Patumbahin na natin to si Haring Xerxes. At yung panahon na yun, narinig pala ni Mordecai yung plano ng dalawang eunuko na yun. Yung dalawang tauhan na yun. Ang ginawa niya, sinabi niya kay Reyna Esther. Sabi niya, may gustong pumatay kay Haring Xerxes. Pwede mo bang ipaalam sa hari? At ito nga ay nakarating sa hari sa pamamagitan ni Reyna Esther. At nung panahon na yon, pinaimbestigahan ng hari at nalaman na totoo pala yung pagpaplano at pinapatay yung dalawang tao na yon. May nakahanap na ba kung may pangalan ng dalawa? Ha? Sige. Lakas na yung dalawa. Yung dalawa, sino yung dalawang ano? Sino yung dalawang nagplano magpapatay kay Haring Xerxes? Big deal ba yun? Ha? Si Peres saka si Bigtana. Yan, si Peres saka si Bigtana. So, ang nangyari, nung malaman ng hari, gusto niyo pala akong papatay. Kayo ngayon ang aking ibibitayin. So, na patay. So, nung gabi na yun, na hindi makatulog ang hari, na-remember niya, na-alala niya, na sa, nung mga nakarampanong pala, meron palang gusto magpapatay sa kanya, at merong nagsabi para maligtas yung buhay ng hari. At tinanong niya, sino yun? Iyon ay si Mordecai. Si Mordecai, dahil hindi naman siya masyadong naghahanap ng attention, wala sa kanya yun. Basta ginawa niya yung tungkulin niya para iligtas yung hari. Hindi niya hinanap yung credit o hindi niya hinanap yung karangalan.
at tinanong ng hari, ano problema ni Mordecai na panahon na yun? Kinabukasan siya ay, ano, bibitayin na, di ba? Eto lang ang gabi na yun, hindi makatulog ng hari, tinanong ng hari, yung mga tauhan, ano na ba yung karangalan na ibigay mo dito sa tao na ito na nagkita sa buhay ko? Ay, wala pa po. Wala pa po tayong nagawa. Wala pa po tayong nagawa ang karangalan para sa kanya. Hindi pa po natin siya nabigyan ng reward. Hindi pa po natin siya nabigyan ng premyo sa ginawa niya. Ay, ganun ba? Naku, kailangan mabigyan yan. Kasi, nagkasi pa pala yung buhay ko. Ito na yun. Wala sa makita sa ayaw, sa kaharap. Nakita niya, ako tayo. Sino? Sino nakita niya? May pagtatanungan siya eh. Nakita niya, si Haman, yung Prime Minister. Ay, Haman, halika dito. Haman, halika dito. Ano ba sa tingin mo ang kailangan gawin sa taong nagligtas ng buhay ko o nagbigay sa akin ng karangalan o nagpasaya sa akin? Ito mo si Haman, yabang-yabang. Mukhang ako yun ah. Mukhang ako yun. Mukhang ako yun. Kami din Haman. Ay, dapat po, ganyan yan. Kapag yung taong nagbigay sa inyo ng kasiyahan, may pagtuwa sa inyo, kailangan po, bihisan nyo siya ng mga damit nyo. Galing sa hari. Bigyan siya ng magkagandang kabayo mula sa hari. Tapos, ilako nyo siya sa buong kaharian. Yan. Ah, ganun ba dapat ang gawin? Sige! Susundin ko ang ulos mo. Ngayon din, hanapin mo si Mordecai. Gawin mo! Ang dapat gawin na yan. Ako po! Yung tao na mapapatay ko, yung taong galit na galit ako kasi hindi ako nirerespeto, yung pa yung bibihisa ko, yung pa yung isasakay ko sa kabayo at ipagmamalaki ko sa buong kaharian. Hinanginan siya patuloy na. Akala ko ako dito. Akala ko jackpot na yan. Akala ko loko na yan. Naging bato pa. Pero naging bato pa. Gcash na, naging bato pa. Di ba? Nag-assume eh! Di ba? Kaya minsan mahirap mag-assume. Akala mo love ka, hindi ka pala love. Di ba? Akala mo mahal na mahal ka, hindi pala. Mahirap mag-assume. Yan. Assuming si Haman, akala niya siya yung paparangalan. Pero ginawa niya yung tao na kinainisan niya, kinagagalitan niya, yung gusto niyang patayin, kinabukasan sa ilang oras na lang, papatayin ko na ito eh. Bakit pa hindi pa nakatulog tong hari na to? Hindi pa nakatulog din yung pay records na alaman niligtas pala siya ni Mordecai. Kaya nangyari, nag-word si Mordecai. siya yung pinarangalan. Pinarangalan ng hari. At galit na galit lang tumindi yung galit ni Haman. Gusto niya lang patayin ang mga Hudyo. Ito na. Kinabukasan, dumating na yung piging, sabi ng Reyna Esther kay Haring Celsus. Alam niyo po ba na may tao kayo na gusto niyang ipanlipol ang lahi ng mga Hudyo? Gusto niyang ipanlipol sa lahat ng probinsya ipapatay. Ay, ganun ba? Sino yun? Kaya nalaman, di ba, alam niya yung Celsus na si Esther Reyna Hudyo. Gusto niyo ipalipin lahi namin ganyan. Sino gusto mong malaman kung sino ang nagpakananyan? Sino ang mastermind ng plano niya? Yun po si Haman. Kaya si Haman, yung ginawa niya, bitayan ni Mordecai, sabi ng hari, bitayin si Haman. At siya po ang nabitay. Siya po ang nabitay. At mula noon, nung malaman ni Haring Xerxes nila ni Mordecai, si Mordecai ang ginawang kanakamay at ginawang prime minister ni Haring Xerxes. Dalawa po yung bagay na makikita natin. Isa pong mapangmataas at isa pong mapangpangbaba. Si Haman po ay puno-puno ng pride. Puno-puno ng pagmamataas. Gusto po niya, siya po ay lagi nire-respeto,
lumuluhod, lumuluhod mga tao sa kanya. Gusto niya, kapag lahat ang dadaanan niya, mapapaikot niya yung mga tao sa paligid niya. May kilala po pa kayo. May kilala po ba kayo gano'n? Wala dito na. Wala dito na, ha? Yung pagdating mo, gusto mo, ikaw ang ano, sentro. Lahat sa'yo ang atensyon. Lahat sa'yo ang pabor. Di ba? Ganun. Ganun siya mapagmataas. Gusto niya, igagalang siya ng lahat ng tao. At sa kanya pagmamataas, hindi na niya nakita yung mga bagay na biyaya sa kanya ni Lord. Ano yung mga biyaya na bigay kay Haman? Biro mo, ikaw na yung pinakamataas official ng hari. Ikaw na Prime Minister. Meron ka ng wealth, meron ka ng kayamanan, meron ka ng karangalan, lahat meron ka na, nasa iyo ng lahat. Pero, ano? Madalas siya ay malungkot. Madalas siya ay malungkot kasi nakafocus sa kanyang mata doon kay Mordecai na hindi nagpapakita ng galang sa kanya. Hindi siya kinagalang. Anong lesson dito? Huwag natin hayaan na i-focus natin ang ating mga isip, ang mga i-focus natin ang ating utak, ang ating buong pagkatao sa mga bagay na magpapalungkot sa atin. May mga gano'n ba? May mga kilala ba tayong gano'n? Ang dami ng blessings. Ang dami mo ng pagpapala sa buhay. Ang dami ng ano, saya. Mga bagay na dapat mong ikatuwa sa buhay mo. Pero hindi mo tinitingnan yun. Ang tinitingnan mo, problema. Ang tinitingnan mo yung mga bagay na nakakapagpalungkot sa iyo. Sabi ito, huwag mong hayaan na ang isang tao o isang bagay o isang pangyayari ang makaagaw ng kagalakan sa puso mo. Huwag mong hayaan ang sino man. Huwag mong hayaan na ang isang tao o isang pangyayari o isang bagay ang makaagaw ng kaligayahan mo. Diba? Si tatay lagi ko pagsasabihin yan kasi pag ano, masaya lahat, masaya lahat sa bahay. Bigla nyo sa naaburin doon pag alamit yung mga bata. Huwag ka malikawan! Huwag ka malikawan! Huwag niyo pinapansin. Huwag niyo pansin mga bata na yan. Diba? Inahayaan nyo na maagaw yung kagalakan nyo. Inahayaan nyo na may stress kayo ng isang tao, isang bagay. Kasi ano? Tayo pumipili, diba? Na ikasasaya natin. Diba? Meron ba kayong kilalang gano'n? Yung lagi ng salit na maging masaya ka dahil sa mga blessings na natatagal mo sa buhay, nakafocus ang isip mo doon sa nakaka-stress. Meron ba? Salit na masaya ka, wala kang problema, isipin mo mga bagay na ka, isipin mo kasi ito, nakakabit mo. Sisira ka mo. Sino sumira? Ikaw. Kasi pinili mong i-focus yung mata mo doon. Noong panahon na yun, si Haman, marami siyang blessings sa buhay, marami siyang mga pagpapala, marami siyang magandang posisyon, kayamanan, pero tinitingin niya lagi si Mordecai. Pag huwag sa bahay, linis ako. Hindi ako ginagalang ni Mordecai. Ano mo ganon? Hindi mo naman masaya. Magpapas, ito ba chill-chill lang tayo, di ba? Dapat ano na tayo, happy na tayo sa pamilya. Pero lagi nilisip, ako, wala pa kasi ano, bigas, wala pang ganito, wala pang pagbili na yan. Nakaka-stress. Tuloy. Hindi tayo makapag-testimony, hindi tayo makapag-pasalamat. Kasi, masyado tayong nakafocus doon sa mga bagay na hindi dapat pagbigyan ng halaga. Huwag niyong hayaang nakawin sa inyo ang kagalakan niyo ng isang tao lang, o ng isang bagay lang, o ng isang pangyayari. Piliin niyo na maging masaya kayo. Di ba? Ang pagiging mapagmataas natin minsan kasi, minsan yun ang umaagaw ng kaligayahan natin. Di ba? Ang dami mo na, ang
dami mo ng blessing sa buhay, hindi ka pa kontento. Di ba? Kailangan magkaroon pa ako ng pera. Kailangan magkaroon pa ako ng maraming ano, kayamanan. Hindi pa ako makakontento sa ganito. Sino naghihirapan? Paano ba namang makontento ka kung anong meron ka? Lord, salamat. Di ba? Hindi, alam niyo po ba yung pagiging kontento hindi sa pagkakaroon ng maraming bagay? Ang pagiging kontento, pagiging kontento mo kung ano yung meron ka. Diba? May iba kahit hindi naman ganun kayaman, pero masaya sila. Pero kontento. Pero ba't may ibang mga tao? May ibang mga tao nasa kanila na lahat, pero lagi pa rin stress. Tinayin katabi nyo nga. Stress ka ba sa buhay mo? Ha? Baka tinutuon mo kasi yung mata mo sa mga bagay na hindi maganda. Ngayon, pagpasok nyo pa lang sa church. Halimbawa, pumasok ka sa church. Pipiliin ko na maging masaya ako. Pipiliin ko na mag-bless ako. Hindi ko papasin yung mga tao nakaka-stress. Hindi ako pipiliin sa mga tao nakaka-stress. Hindi ako titingin kakausap yung mga tao nakaka-stress. Ang bigat eh. Ang bigat kasama. Di ba? Si Haman. Si Haman eh. Nasa kanya na lang lahat eh. Pero isang bilang pagyo mo ni Mordecai. Gusto niya sa Nes. Gusto niyang pumatay. Hindi lang siya gusto niyang pumatay. Gusto niyang lipulin. Dahil lang doon. Kaya ba naisip niyo yun? Gusto kong piresilin yung mga tao na yun. Di ba? Gusto kong lipulin yung mga. Sabi din sa Philippians chapter 4 verses 6 and 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, salit, hinihingin niyo sa Diyos ang lahat ninyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakipag-isa kay Jesus. May kapayapaan ba kayo? Minsan mga Kristiyano po, sila tayong stress. Laging galit. Lagi masama mo, ha? Wala dito nun! Wala dito nun! Teka, tabi nyo! Wala dito nun! Lagi masungit! Maganda masaya lang. Maganda happy lang. Magaan lang. Ang kalooban. Kayo sa pagsasalita natin, lagi kang galit. Lagi mag-alit. Wala dito nun! Diba? Di ba Nanay Alice, di ba? Sarap pagka kami kasantakan ng mga lumanay. Dati si Nanay Alice, pagka nagsalita yan, laging galit yan eh. Ngayon, di ba na, di ba? Binago na ni Lord. Di ba? So dapat laging ganon. Okay. So, mag-focus tayo sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Huwag natin gayaan si Haman. Huwag natin hayaan na nakawin sa atin ang anumang kagalakan natin dahil lamang sa isang tao. Pangalawa, ang pagmamataas ay nandyan bago ka bumagsak. Pride comes before destruction. Una may pride muna, then magkakaroon ng pagbagsak. Sa mga tao pala na mapagmataas, those people who are proud, eventually, they will be destroyed. Tried and tested na po yan. Wala pong tao na mapagmataas ang nagtagumpay. Wala pong tao na mapagmataas ang nagtagumpay. Lahat po, kahit isa-isa nyo sa Biblia, lahat ng tao na naging mapagmataas sila po ay bumagsak lahat. So pride comes before destruction. Sabi po sa Proverbs chapter 16 verse 18. Sulat niyo po yan. Mga kawikaan, chapter 16 verse 18. Ang kapalalo ay humantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Proverbs chapter 16 verse 18. Kung anong yung taas ng lipad, siya rin, ano? Lakas ng lagapak. Kung ano ang taas ng lipad, siya rin lakas ng lagapak. So pride comes before destruction or
before the fall. Ano ang sinabi niya? So ano nga ulit ang ano? Ano nga ulit ang remedy? Anong gamot? Kung ikaw ay mayabang, kung ikaw ay pagmataas, kailangan lang mo pakumbaba. E minsan, di ba? Ano nga ba yung pagpapakumbaba? Paano ka ba magpapakumbaba? Ibig sabihin ba nito? Hindi mo naiisip yung sarili mo? Yung ipagtao na lang isipin mo, magpapakumbaba ako. Ang ibig sabihin mo pala ng pagpapakumbaba or humility, it is, sabi ni nila, ano, sabi nila Peter Tanchi, parang ego, exalt God only. Ibig sabihin, itanghalan natin sa buhay natin ang ating Panginoon. Yun ang pagpapakumbaba. God gives grace to the humble. So we have to be very humble. Ito lang kaisa-isang gamot sa isang taong mayaman. Ang pagiging humble po, ang pagiging mapagpakumbaba ay isang decision. This is a choice. Pipiliin natin. Kapag ikaw ay magpanmataas, katulad ni Haman, nanakawin niya yung kagalakan mo. Meron ba kayo nakikita sa loob ng church na lagi nakasimangot? Hindi makausap, lagi masungit. May parit sa katawan niya. Kapag ganyan. Kasi, ang iniisip niya, kapag ikaw yung taong mayabang mapagmataas, ang iniisip mo lagi, sarili mo. Sarili mo. Mapagmataas ka eh. Anything na makagawa sa'yo ng isang bagay na hindi gusto mo, magagalit ka. Kasi, mapagmataas ka eh. Ano nangyayari? Kapag mapagmataas ka, lagi kang initin ang ulo, lagi kang galit, lagi kang nakasimangot, nawawala yung kagalakan. Diba? Wala kong makausap sa'yo. Yung kausapin niya, lagi nakasimangot. Ayaw kong kausapin niya kasi lagi nakaano? Naka-irap, di ba? Naka-smith, di ba? Pero kapag lagi ka nakangiti, di ba? Sarap mong kausapin. Nakikita mo maraming tao lumalapit sa'yo, maraming nakikipagkwentuhan, di ba? So kapag wala nang kumakausap sa inyo, tanongin niyo na sarili niya. Ako, baka masabi na ako nag-iwiano. So, kapag tara nun, kapag humble ka naman, ang sabi nito, exalt God only. Ego. Exalt God only. Ibig sabihin, itatanghal mo lang ang Panginoon sa buhay mo. Ano po ba ibig sabihin nun? Kailangan ba? Lagi mo isipin, ang bababa kong tao, wala akong pag-aralan, wala akong ano, kakayahan. Hindi ganun. Ibig sabihin, hindi mo iisipin yung sarili mo. Kaya, minsan, halimbawa, kapag may talento ka, halimbawa, oy, kapatid! Ano, sa midweek, no? Sa midweek, pwede bang mag-worship, ano ka, leader ka? O kaya pwede bang kumanta ka? Pwede bang tumugtog ka? Sabi, ay, iloko! Nakakaiyak! Mahihayin ako! Akala mo, nagiging humble ka pagka ganon. Naku, hindi ako pwede yan, ganyan. Hindi naman ako maano. Pagka ganon pala, hindi naman pala totoong humility yun. Hindi naman pala totoong pagpapakumbaba yun. Kasi kapag ang isang Kristiyano, nahihiya ka, ibig sabihin, sino ang pinapahalagan mo? Yung nararamdaman mo. Pinapahalagan mo yung sarili mong kahihiyan. Pero, kapag ang sentro ng buhay mo ay sensus na, ang sentro ng buhay mo ay ating Panginoon, matatanggal ang hiya mo rin. Matatanggal ang hiya mo kasi kahit ang mangyari, papagamit ako kay Lord. Kahit na ano, hindi ko isipin ko nung itsura ko sa harap. Hindi ko isipin ko nung boses ko. Hindi ko isipin kung ano yung magiging tingin ng tao sa akin kasi hindi ko naman iniisip yung sarili ko. Ang iniisip ko lang, si Lord, kung paano ako magagamit. Kaya kapag nilapit na kayo, kapatid, gusto mo, pwede ikaw mag-worship leader, pwede pang ikaw tumutog,
pwede mong ikaw ang kumanta, mag-special number. Ibig sabihin, hindi mo hiya ako. Nakakahiya. Ito parang gano'n. Kasi kung gusto mo na si Lord talaga lumakanghal, na-exalt, sige po, papagamit po ako kay Lord. False humility lang kapag inaayaw natin. Okay po ba yun? Ha? Kapag binigyan kayo ng pagkakataon na magpagamit sa ministeryo ni Lord, tanggapin siya ng buong puso. Hayaan nyo na maitanghal o mag-glorify ang Panginoon sa kakayanan nyo, sa talento nyo. Di ba? Katulad ni Mordecai, hindi siya naghahanap ng karangalan. Pwede nyo gawin yun eh, di ba? Naiito si Harry eh, pero hindi niya pinangalandahan yung kanyang nagawa para sa hari. God gives grace to the humble. Kaya ginawa ni Lord kay Mordecai, salim na bitayin siya, siya ay naligtas at siya ay naging kanakamay ng hari. So nakita niyo yung pagiging proud ni Haman at pagiging humble ni Mordecai. Nakita yung pagkakaiba. Sino ang binitay? Yung proud, yung mapagmataas, o yung mapagpakumbaba? Okay. Sino yung naluklok? Yung mapagmataas ba, o yung mapagpakumbaba? Sino yung malungkot lagi sa buhay? Yung mapagmataas, o yung mapagpakumbaba? Sino yung naging masaya at the end? Yung mapagmataas, o yung mapagpakumbaba? Okay. Tapigin yung katabi niya. Kung gusto mong sumaya sa buhay mo, kung gusto mong masaya ka sa buhay mo, at hindi ka lagi nakasimangot, at hindi ka lagi buryong, hindi ka lagi na-stress, nakasimangot ka, hindi ka lagi pasigaw at salita, hindi ka lagi galit, magpakumbaba tayo. Tanggalin natin yung pride sa puso natin. Ha? Huwag natin isipin na tayo lang lagi ang sentro ng atensyon ng tao. Kailangan lagi si Jesus ang maitataas natin. Ikaw lang, O Diyos, ang pupurihin ng piling ko. Ikaw lang, O Diyos, ang iibigin ng puso ko. Ikaw lang, Jesus, ikaw lang, Diyos, na mahayag sa buhay ko. Di ba po? So yun yung panganib ng pagiging proud. Dadalhin niya tayo doon sa pagbagsak. Pero ang sagot, kailangan natin maging mapagpakumbaba nang sa gayon tayo ay itaas ng ating Panginoon. Pwede po ba natin awitin ngayon sa Durang Biyayari? Ay, kung lang dito mo yan. Okay, sa pagkakataon ito, siguro mag-reflect tayo sa salita natin ng Panginoon. Baka may pagkakataon na tayo nagiging mapagmataas, nagiging mayabang. Hindi na natin naiisip ang ating Panginoon. Mas naiisip natin yung sarili natin, yung reputasyon natin. Mas naiisip natin yung sarili natin ng kapakanan. Very fact, si Jesus talaga dapat ang maitas natin sa lahat ng ginagawa natin. Hindi na tayo nakukontento. Gusto natin makamkam lahat. Hindi na tayo nagiging masaya sa buhay natin. Kasi hinahayaan natin na yung ibang tao ang nagkagalakan sa puso natin. Pero kung isa-sempre natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan sa ating Panginoon. At lagi natin isipin na dahil sa biyaya niya, tayo ay narito, tayo lahat ay kailangan pagkumbaba at galing na pagpamataas sa puso natin. Makakaptan natin ang tunay na kagalakan sa Panginoon.
Di kabar hilang
Diyos, ang bawat isa at magkakaroon sa iyo. Malaki ng po ngayon, O Lord,
ating mga kalooban po o wala, O Lord, ay patuloy po silang ako papalain, patuloy po kami bibigyan, O Lord, ng higit pa, O Lord, sa bibigay namin. Nawa, O Lord, ang mga hindi ko walang kakayanan pa magbigay para sa iyong gawain, ay sa mga susunod na linggo, O Lord, ay kayo po ang siya magbigay ng papapala, kayo po ang siya magbigay sa kanya, O Lord, upang sa tuwing meron po tayo Sunday service ay patuloy na makapagbigay at maipakita kung gano'ng kami pinagpala sa pagdalo at pagkukulang sa iyo. Pinadalawin po namin ang bawat isa na magkakaloob na kayo po ang siyang magbigay na magsiksik, bigbig at umaapaw ng pagpapala sa kung sino lang po, O Lord, ang siyang magkakaloob ngayong araw na ito. Sa iyo lang, O Lord, pinataas ang aming pinagkaloob. In Jesus' name, we pray.
Sige, paki-investigate nyo naman. Yung red light. Kasi
Thank you.
Ayo,
kang pamilugo. Sekarang kenapa kamu ada orang yang sedang menyerang
Ay, 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 ay